Good morning. I want to make some mojadara. Mojadara is the question. Ito na siya, guys. Hindi siya munggo, ha? Hindi ito siya munggo. Yan. So, nalagyan ko siya ng tubig. Ikakulong ko na siya. Hanggang sa nalagyan. Malambot na siya. Ayan. Nilagyan ko na siya ng water. So, isasalang ko na siya dito sa... Okay, ayan. So, ngayon guys, tapos ko na siyang nilagay dyan. So, ito naman yung gagawin ko. Maglalagay na naman ako ng rice. Ayan. So, yung rice nila may small rice at saka may big rice. So, ito po. Ito po yung bigas. So, one for big one and one also for small one. Ayan. Ito na po siya. Ito na po yung rice. So, medyo may nalaglag. Mamaya, papulutin ko yan. Ito na naman siya, guys. Ito yung big rice nila. Ayan. Ito po. Saka ito din yung isang rice na small one. Ito po siya. So, pagkatapos nito, ibabad ko siya ng 1 to 5 minutes yung rice. Ayan. So, ayan guys. So, ngayon, since na gumawa ako ng mojadara. So, gagawa din ako ng salad. Ayan, gagawa ako ng salad, guys. Ayan na po yung rice. So, nakababad na po siya sa water. Ayan. Habang naghihintay ako kung kailan siya kumukulo, ayun,
Hinintay ko siya, guys. Hanggang sa maging okay. So, while naghihintay ako sa kanya, mag-i-stress ako ng ano? Sala. Ito kasi guys, sa middle rest, kailangan mo talagang i-apply yung time management. Kailangan mong ano yung time, ma-manage mo yung time. Kasi kung hindi ka marunong mag-discarte guys, hanggang bukas hindi ka pa matapos sa trabaho mo. Diba? Kaya lang sa kong kaibigan, naglo-laundry. Kung ako naman is naglo-laundry, nilinisan ko yung living room, diba? Nilinis ako sa living room, sa dining area, sa playing room, sa mga bata, ganun, nilinis ako doon. Well, yung laundry, it's nakasalang siya sa washing machine. So, habang naglo-laundry ako, so may natapos na akong trabaho, diba? Yan yung tinatawag na time management. So, kung marunong ka nang mag-manage sa oras mo, alam mo na kung anong dapat mong gawin. So, kaibigan ko kasi, na sa ano, dati, hindi ko alam kung kada anong lahi yun, na nilagay niya, sinalang niya yung washing, yung damit sa washing machine, ano siya, 60 degrees Celsius. So, medyo 1.5 hours before siya matapos, guys. Ganun. So, hanggang matapos yung laundry, nakagano lang siya. Hanggang matapos, tinitignan niya yung laundry. So, wala siyang ginawang trabaho. Wala siyang natapos na trabaho sa loob ng isang oras. Diba? So, ngayon, nagising na yung amo niya kasi kukuha, susundin yung mga bata sa school. Kasi lalabas yung mga bata sa school 1 p.m. Ganun, depende sa school. Kung kailan lalabas yung bata, kung kailan matapos yung ano nila, lesson. So, hanggang akala ng amo niya is tapos na siya sa paglilinis sa living room. Eh, hindi pala. Doon lang siya nakaupo habang hinihintay niya yung ano, kailan matapos yung laundry. Ganun talaga, guys. Kung wala kang diskarte sa buhay, hindi mo alam paano mag-diskarte kung paano matapos yung trabaho mo. Ayan. Sino namang amo na masaya, diba? Lahat naman siguro ng amo magagalit. Gigising ka na 6 a.m. ng umaga. Tapos na, kahit isang oras man lang, kahit isang trabaho, wala kang natapos. Diba? Siyempre magagalit, diba? Eh, ako naman, pag once na matutulog ako, sometimes 12 midnight, then sometimes 1, depende. So, gigising ako ng 6 o'clock ng umaga. 6 o'clock ng umaga, guys. Nakaready na yan lahat. Yung uniform, lunch box ng mga bata, pagkain. Yung lahat yan, nakaready na.
Tapos yung sapatos, medyas, lahat nakarito na. Yung mga bata, magbihis na lang. Ganun. Tapos yung pagkain sa lamesa, yung breakfast ng mga bata, nakaready na lahat sa lusa. Kasi gigising ako ng 6 o'clock. So may 1 hour pa yung mga bata magbihis. Pagpunta sila sa school, 7 o'clock, di ba? 7:30, depende. Ganun. So, ayun, hindi ko kasi gusto na yung mga bata pupunta sa school na walang kain. Diba? Ganun yun. Ayun, malapit na ako matapos. Naghihintay pa ako kailan yun. Kumukulo na siya. Natutunan ko paggawa ng pagkain nila ng mga ganito, guys. Natutunan ko siya sa loob lang ng 2 beses lang yata yung nagluto yung nanay ko. Sa 2 beses na nagluto yung nanay ko, tinuruan niya ako ng ganito paano magluto. Kasi gusto ko rin matutunan kung paano magluto ng mga pagkain nila, guys. Kasi mai-apply ko yan sa sarili ko. Ano yan eh, parang gusto ko matutunan, hindi lang parang, gusto ko talaga matutunan kung anong pagkain. Alam mo guys, kahit malayo ka sa pamilya mo, basta mahal mo lang yung trabaho mo. Pagod man, hirap yung pagsasakripisyo dito sa ibang bansa, basta mahal mo lang yung trabaho mo at may determination ka sa sarili mo na kailangan mong gawin yun, kailangan mo makapagtapos sa pag-aaral, makapagtapos yung mga anak mo sa pag-aaral. Kahit hirap na, goal lang pa rin, di ba? Ang isakit naman isipin na, kung magkasakit tayo, part na yan bilang isang OFW, walang tutulong sa atin. Kailangan mo lang magtrabaho kahit may sakit ka. Ganun yun. Kasi kung sa tingin mo, aalagaan ka ng amo mo, hindi. Kaya bawal magkasakit. Hindi ko guys. Lalo na ako, ilang beses na ako na hospital. Ilang beses ko nagkasakit. Kasi late na matulog. Nung oras na matulog, tapos late na rin yung kain. Ito ka, sakit ka talaga. Tapos ang daming trabaho. Dito naman sa ano, sa amo ko dito sa Qatar, okay naman yung trabaho ko dito. Hindi naman gaano kahirap. Kung i-compare ko yung sarili ko doon sa Jordan, grabe sa isang araw, ilang bahay na linisan ko. Side by side yun. So dito, nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos kasi umuwin kami dito sa Qatar. So, kumbaga, priority ko na lang itong pamilya na ito. Hindi na yung wala na akong ibang hili. Ano iisipin na dilinisan na ibang bahay. So ito na lang talaga, di ba? Sarap sa pakiramdam. Sabi nga nila, huwag kang mag-abroad kung hindi tibay ang iyong loob. Ganun yun. Kasi guys, kung mag-abroad ka na wala kang sangsakong pasensya, good luck na lang. Kailangan may pasensya ka, habaan mo yung pasensya mo kasi pag sa abroad talaga, iba yung ugali ng mga bata compare sa atin. Gusto ko na rin magpahinga kahit ilang buwan lang, mag-relax muna ako sa amin. So excited akong umuwi. Pag
ako sa amin, ano ako, bali, luluto ako din doon, kagaya nito. Try ko lang, hindi yung marami, try ko lang yung konti lang kung magustuhan ba ng anak, mga anak ko. Hindi ba, malay mo, magustuhan nila. Yan. Ito na siya, guys. Oh. Ito na yung ginawa kong salad. Ayan. Konti lang siya kasi think ang kakain dito parang tatlo lang dito. Ganun. Ayan na siya guys. Kumukulo na siya. Nawalan na ng tubig. So, lagyan ko siya ng tubig. Ang pinaka-importante dyan yung water. Kasi yung tubig niya hindi ko itatapon. Yan. Lagyan ko siya ng tubig. Hindi ba kayo nagtaka guys? Red at saka red. Mostly lahat ng gamit namin dito red. Kasi paborito kong color is red. Ano ng amo ko. Bumili talaga siya ng kulay red talaga na ano pan. Para sa akin. Diba? Nagluto ka ng rice guys na ganyan. Ito lang po yung ingredients ko guys na gagamitin. Ito yung olive oil. Ito. Konti lang siya pero mamaya magre-refer. Tapos, yung maggi. Ayan, maglalagay ako na ng dalawa or isang maggi. Wala na siyang carton guys sa ito na siya. Kasi tinapon ko na yung carton niya eh. Ito yung magic. Kung sa atin, magic sarap. Ito siya. Yung magic. Tapos, yes, of course, salt. Ayan. Asin. Yan lang yung tatlong ingredients na ilalagay ko. First, I put this one, olive. Olive oil, second, I put this one, salt, asin, maggi, or betsin. Good morning guys, I want to make sandwich for my pinalanggang alaga. Nagawa po ako ng sandwich. Ito po yung bread. So, ito po yung ganito lang gagawin ko sa kanya every morning. So, that time, it's I think 10 o'clock. So, ngayon lang is siya nagising. So, first, I make this one, labani. Labani. I put her inside the bread. Ayan. Next, I put jatar. I mean, olive oil. This is olive oil, guys. This one. I put ayan. Ito na siya. Ito yung bread ng alaga ko. Olive oil at saka laban. Next, ito yung ginagamit ko is ano siya, jatar. Yan. Kumbaga oregano. Yung oregano sa atin. Kung sa atin sa Pilipinas is yung oregano, ano ba yun? Kalabo. Ayun. Ito siya guys. Ganito. Ayan, tignan nyo. Ganun lang.
Yan, yan lang siya. Ganun lang. Kasi paborito na yan. Jetta, ano, varit. I put inside every jet and the jatar first. Then, second, I put olive oil. And then, third, I put jatar. Ayan. So, if i-grill ko na po siya, ganun na siya. Ayan, i-grill ko na siya. Just watch me. Ayan, guys. I put in the grill. Ayan, naka-on na yung grill na. So, i-turn off ko na muna siya, guys, kasi sobrang init na. Baka na, ano, mabasag. I mean, ma... Kasi gusto daw niya yung burn. Yan. Ito lang yung mga ingredients, guys, na nilalagay ko. Ganun lang. Kadali. Pag gumawa ako ng breakfast ng alaga ko, yung bunso. Yan. At saka, yung mga dalaga naman, yung mga dalaga kong mga anak, guys, alaga dito, ito lang yung kakainin nila. Ito. So, gagawa na lang ako ng tea para sa kanila. Tea na lang yung gagawa ko. Pag every morning. Minsan, yung isa, hindi nakakain ng breakfast. Pero hindi pwede yun, diba? Kasi may school sila. So, need nilang kumain, guys, at the same time. Ayan. Galing pa to sa amin. Galing pa to sa Jordan. Itong dinala namin ito. Galing pa to sa Jordan. Kasi nag-request talaga ako kay nanay na bibili ng ganyan. Kasi sabi, bilib ka doon dito. Ang mahal. Doon sa Jordan, mura na. And guys, tignan natin kasi baka sunog na siya. Kasi gusto ng alaga ko na sunog daw yung bread niya. Tignan natin. Ayan. Ay, hindi pa siya masyadong nasusunog. Ayan. Kailangan pa niya nasunog niya pa. Parang itim na talaga. Yun ang gusto niya. So, I turn on a little bit within 1 minute. Yan. So, hopefully guys, may natutunan kayo this morning sa ginawa kong video para sa alaga ko kung anong kinakain nila every morning, kung anong ginagawa ko sa kanila every morning. Ayan. So, hopefully guys, may natutunan kayo for today, guys. At na-share ko sa inyo kahit kunti lang naman, di ba? Kahit 5% lang, di ba? Yan, okay na siya. So, kukuha na ako ng plato para ibigay ko sa kanya. Yan, okay na siya. Ayan. Ito na siya. Ibibigay ko na sa kanya, guys. Ayan, thank you for watching for my YouTube channel. Thank you, guys. Just enjoy sa second upload ko, guys. Thank you and God bless. Ayan, guys. Tignan na natin, oh. Kumukulo na siya. Ayan. So, ilagay ko na yung rice. Itatapon ko yung water to bake. Olive oil. Salt. Maggi.
siya, guys.